Magandang araw mga kababayan, magandang araw Pilipinas. Panibagong issue na naman ang ating pag-uusapan at sa bawat issue ay ipapakita natin ang saloobin ng taong bayan sa pamamagitan ng kanilang mga komento. So nagtataka ako bakit ina-isolate yung kay Vice President and the rest parang ito lang ang mali and the rest okay na. Why should you allow the Makabayan Bloc to defend what is the right of the state? Diba? I would have preferred somebody else. Hindi sila. Kasi makita mo yung tatlo, talaga may agenda. Yeah. At ang agenda nila, klarado. To put down the Vice President. And in putting down the Vice President, again, I'm addressing this to this administration, you are putting down government. Because that is not the budget of the Vice President. Mm. That is the budget of Mr. Marcos. So Mr. Marcos, will you allow this? Kayo ang nagsabit ng NEP, ng National Expenditure Program. Mm. Sa inyo galing yan. Pinag-aralan nyo yan. Dumaan sa DBCC, yung proseso. Mm. Okay? So, kung nagsubmit ang presidente, ang vice-presidente, pwede mong lait-laitin. So, ang tanong ko kay Speaker, bakit? Mm. Bakit pinuntarian nyo si Vice President? Mike Subiri at House Speaker Martin Romualdez, bakit di nyo ma-release ang co-audit ng offices nyo? Confidential ba? Yun, Senator Rizal Taveros na gumasto sa'yo ang taong bayan ng almost half a billion for 6 years pero wala kang co-audit report? Inspiring may ang mga tao sa patuloy na pasabog na lumalabas ngayon patungkol sa mga audit ng mga congressman at mga senator na talaga namang nagkabukingan na. Sa mga ito ay wala namang audit na mapakita samantalang ang lalaki ng mga budget nila sa kanilang mga opisina. At ang matindi ay ang mga bumibira kay Bibi Sara ay mga wala ding makitang audit. Samantalang si Sara ang pinaka-transparent sa kanila, lalo na sa apat na matataas na opisyal ng gobyerno, mula sa Pangulo kay Subiri at kay Romualdez. Sa komento ng ating mga kababayan, narapat lang nakalampagin at sama si PRRD sa panawagan nitong audit. Public funds po ang pinag-uusapan dito, kaya may pakialam ang bawat mamamayang Pilipino. Ang nagre-release ng pondo, hindi naman si BP Sara eh. Ang presidente approves and DBM releases. Even in this NEP, ito ay budget ni Pangulong Marcos. Mm-hmm. Hindi ito budget ni Vice President Sara. So nagtataka ako, bakit ina-isolate yung kay Vice President and the rest, parang ito lang ang mali and the rest okay na. Why should you allow the Makabayan Bloc to defend what is the right of the state? Diba? I would have preferred somebody else. Hindi sila. Kasi makita mo yung tatlo, talaga may agenda. Yeah. At ang agenda nila, klarado. To put down the Vice President. And in putting down the Vice President, again, I'm addressing this to this administration, you are putting down government. Because that is not the budget of the Vice President. Mm. That is the budget of Mr. Marcos. So Mr. Marcos, will you allow this? Kayo ang nagsubmit ng NEP, ng National Expenditure Program. Mm. Sa inyo galing yan. Pinag-aralan nyo yan. Dumaan sa DBCC, yung proseso. Mm. Okay? So, kung nagsubmit ang presidente, ang vice-presidente, pwede mong lait-laitin. Again, tingnan ho natin, ha? Ang vice-presidente, oo, spare. Yung pinangangalanda ka ng Makabayan Bloc. Spare tire siya. Pero hindi na lang siya spare ngayon. Kasi binigyan siya ng DepEd, binigyan siya ng NDFL-CAC. So technically, she is line. Yeah. Line agency yan. At dahil doon, may kaukulan namang porsyento na dapat bigyan mo siya in order to protect. Ay, sa NDFL-CAC, aalsin niyo yun? Mm. Yeah. Diba? Parang malaking question yun. Mm. So nanalo sila. Nanalo yung tatlo. Sa DepEd, aalsin niyo yun? Sa DepEd, recruitment, sa OBP, aalsin nyo yon. Kaya ho, nasama ang OBP kasi ho, nagkasama-sama na ang responsibility nila. Sa executive. Hindi lang naman po siya Vice President. Ngayon, kung minamaliit nyo po si Vice President Sara, si Sara po, si Vice President Sara, is actually the next in line. Yes. So, kung titingnan nyo sa inyong political dynamics, abay, sandali lang, okay lang sa presidente na magkaroon ng CIF. Vice President, wag ka. So, anong sinasabi mo? Parang sinasabi mo, OBP, wag ka. Mm-hmm. Second line, the second highest person in this country. So, ang tanong ko kay Speaker, bakit? Mm-hmm. Bakit pinuntarian nyo si Vice President? Mm-hmm. Bakit hindi kayo nagdebate sa intelligence fund?
Saan mo ba gagamitin yung intelligence fund? Katulad ng sinabi ko noon, pwede ang Kongreso magtayo ng Standing Committee on Intelligence. As a review committee? Oversight. Oversight and in line with the COA na mayroon pang isang nag-audit. Yes. Mm. Tapos, pwedeng magkaroon ng intelligence authorization law. Mm. Anong ibig sabihin noon? Hihimayin natin ang CIF at kung saan gagamitin. At doon sa committee, Standing Committee on Intelligence, doon natin busisiin. No, pero ma'am, may caveat yun. Mm. Hindi dapat kasama dyan ang mga CPP operatives na kaaway ng gobyerno, lalo na yung tatlong party list nila, sapagkat higupin nilang impormasyon ngayon ng intelligence oversight at ipoprovide nila sa Communist Party sa NPA. Right. Ulitin ko ho, iba ho ang Davao sa Quezon City at sa Manila. Agree. Wala hong problema ng terorismo. Mm. Alam ba po nyo na 2 taon nagkaroon ng terrorism act sa Davao? Yes. Yung isang taon, hindi ko lang makakuha kung specific kung anong taon, buntis nun si Vice President I think 2017. That she had to run there. Yung isa na panday. Yan. 2017. Buntis ho doon. Yung bumabati ko sa kanya, mga kababaihan, alam nyo, pag buntis ka at sumugod ka sa isang lugar, stressful yun. Nakunan po siya doon. Isa lang po ang na-save, no? So, seriously, pangalawa, ang pondo po ng Davao, galing po sa Davao. Ang binigay lang ng national is IRA, Internal Revenue Allotment. Okay? Kailan po binibigay ang IRA? Ay nako, tingnan nyo ang third paper quarter trail. Sa simula ng taon, dapat na ibigay na. Hindi po yan nangyayari at alam po ng lahat ng local government units yan. Pangatlo, meron pong COVID ng 2019 to 2022. Mm-hmm. Sinama po nyo doon? Hindi ho ba ang COVID is a contingency. Okay? Hindi na plano, hindi alam. So, saan dudukot ang punong leader? Dapat sa confidential source. Hindi ba sa confidential? Kasi nga hindi na... So, itong mga... And it was a public emergency. It was a public emergency declared by the national government. So, again, Ina, no? Nakakalungkot na pati ang Davao tinitingnan. Siguro ho ang dapat yung tingnan, hindi ho yung actual, pero tingnan nyo yung percentage investment in peace and order. Correct, yung return. Ano ang return in terms of economic development? Yung guidelines, may kopya ho ng quarterly report. Lahat ng gumagamit ng CIF may required under that guideline. Correct. Na isubmit ang quarterly report kay Speaker, kay Senate President, saka kay COA. Presidente. At, no, not even the President, and the Senate Committee on the House Committee on Appropriation and the Senate Finance Committee. Mm. So may kopya sila. Aba, hindi sila mag-release. Kaya hindi nare-release ni Speaker kasi confidential. Mm. Because it bounds into national security. Correct. Okay. Now, ang challenge ko, buksan mo natin ang CIF. Mm, buksan natin ang CIF ng Speaker, ng Senate President, ng Chief Justice, ng Presidente. At tingnan natin kung saan ang utility. Bakit kay Sara Duterte lang? Sabi nyo, ilabas? O ba hindi nyo tanungin dun sa mga leader? Kaya hindi nila mailabas kasi confidential. Okay? Ngayon, kung ang pupuntuhan nyo lang, very kasi sinisinggal eh. Mm. Yeah. Sinisinggal ang Vice President. Kung yan lamang ang pupuntuhan nyo, wala akong kaso. Mag-file kayo ng kaso. And until now, mamalo, na wala silang ebidensya. Corruption, malversation, misfeasance, malfeasance, kung anong kaso. Maganda yung sinabi ni Franco kasi ang sinasabi dun sa confidential and intelligence fund, but ang bilis. Okay? Ang request, so alam mo ho niya, di ba may kumuha ng request ni Vice President at kinalat. Mm. Doon, ang question ko, seriously. You're talking about the 125 million. Yes. Yung request kay DBM? Oo nga, na sinabi na ng Chief Justice. Na 400, 405. Di ba kinalat yun? Kinalat yun, nakita ko yun. Tapos, humingi si Congressman Lagman ng SARO. Binigyan siya ng SARO. Meron. Di ba ang sabi niya, SARO contingency talaga ang pinanggalingan. So, hindi nga sinasabi na si, ang dapat mong sisihin si DBM, ba't ka nag-release? Di ba? Ngayon, kung ako,
Si Vice President, rinilisan siya ng request niya. Ano bang gagawin niya? August ang sulat. November lumabas ang saro. December, end of the year. Kailangan. Di ba? Kailangan gamitin yon or else it will revert to the National Treasury. Correct. Yeah. Pangit naman ang isang Vice President humingi ng pondo sa Pangulo na uupo lang siya sa pansitan at pababayaan niya yung mag-melt at mabalik sa Treasury. Correct. So anong ginawa niya? In 11 days, mahirap? Hindi ho. Tingnan nyo ho yung PAP, yung Program Activities Plan. Patuloy lang nating ipapakita ang mga komento ng mga hindi bulag at mga disamayadong netizen. Kaya nga, unfair ang ginawa nila kay Inday Sara. Halatang tinatira talaga nila at sinisiraan para lang sa ambisyon nila sa pagtakbo sa election 2028. Sa pagka-presidente, akala naman nila mananalo sila. Ipaliwanag muna nila kung saan nila ginamit yung pera bago nila tirayan si Inday Sara. Sila ang magnanakaw, hindi si Inday Sara lang ang may transparency. Paano yan? Ipakita nyo rin ang sa inyo, tambalustos. Talagang itong tatlong sindikato na ito, hindi pala transparent, tapos si BP Sara lang ang binibira nila. Iyan ang bagong mukha ng bagong Pilipinas, magkasagwat ang tatlong magnanakaw sa magpapakasasa sa pera ng taong bayan. Iyan ang laro ng Three Musketeers, Kawang Pilipinas, nabuhay na naman ang notorious na apelyedo pagdating sa nakawan ng pera ng taong bayan. Kung talagang malinis ang hangarin ng bawat nakaupong senator at congressman, face the challenge of PRRD. Open yourselves for audit, huwag deadma mga coops na nagpapasasa sa pera ng bayan. Ang critical kay Marcos Jr., bakit kaya nakakabinya ang kanilang katahimikan? Inagawa na sila ng trabaho ni Sas, Maharlika Hidad, etc. Nabusulan na ba ng pera? Queen Romualdez, di siya mamahalin ng masa, di gaya ni BP Sara, ang lakas ng karisma sa masa. Huwag natigilan ang pag-iingay at huwag tantanan ang mga gahaman at ganit sa kapangyarihan at sa labi ng mga congressman at sinatong. Devolution job at si BP Sara talaga ang kanilang target. Paghahanda sa presidential 2028 election. Dapat matikusin sa laki ng travel expenses niya. Tatahi-tahimik ka lang, pera ng taong bayan, pero ang lalakwatsa mo lang. House, dapat maging ehemplo siya ng transparency. Kaya show na. Mahirap daw, hindi nila mahawakan ang liig ng COA, pigayon pa, Mrs. Sorgando Sasot, nang magkaalaman na. At sino ba yung na-expose na bumili ng dalawang property sa Cebu na 200 million daw ang halaging sinatuloy sa Hontiveros na hindi kailangan ang respeto ni Inday Sara. Senator Meg Subiri, maglabas ka ng concrete evidence, hindi yung sasabihin mo sa amin, sa page mo na ang kukulit namin. Pera ng taong bayan, kayo dapat ang magkusa. Set an example kung totoo kang para sa bayan. Grado power ba ang motivation mo? People power na. Malalaki ang budget ng mga congressman at executive department. Samantala ang mga puberang Pilipino, tuloy ang paghihirap. Ang taga-congress, ang sarap ng buhay. Ang kaalyado nila, hindi na ang unity team, kundi ang mga komunistang grupo nila Tete Casino, Castro, Brosas. Kailan tayo kikilos? After 6 years, lugmok na tayo. Kinagalit kasi nila ang DDS. Yan, nag-start na pagsiklab ng mga puso at kaisipan. Talaga, strategy ng isang Duterte. Galing manghuli kung sino talaga kawatan. Checkmate na naman. Nagbumirang tuloy sa inyong mga tambalos-los. Makakarma din kayo mga politikong kurap. Yung sinisiraan nyo sa BP Sara, eh kayo tong secret ang mga expenses. Thank you Sas, nalalaman namin mga ganitong informasyon. Ang mga Duterte ay consistent yan sa pagiging transparent. Sabi nga ni Diggs kagabi sa programa niya na pwedeng i-review ang COA, ang funds ng Davao, nung mayor pa siya at si BP Sara. Nang dahil kay tambalos-los, mawawalan ang tiwala for the second time ang mga tao sa Marcoses kapag hindi nila ginawa ng kasagutan ang mga tanong. Goodbye Marcoses forever. Speaker of the House at OP, ready na din ba ang COA audit ninyo? Namaya na to. Nagsimula si Tambalos nito. Sige, lantaran ng proof na sinong magastos. Extraordinary confidential po. Kakapal na mga pays. Puro nakaw na lang. Nilalaman nila galing sa buwis natin. Isa. So, ibig sabihin yan, kay BP Sara lang talaga inabolis nila. Hindi makatarungan. Kailangan maging transparent lahat para malaman din namin kung saan niyo ginamit ang pera o binulsa ninyo. Kaya ni isa, walang makapagdamo sa Sorgando Sasot. Sabay-sabay tuloy silang naging bulag pipibingi. Pati media blackout. Abo na sila. Kayong dalawa ni PRRD may kasalanan. Masyado nyo binilisan takbo. Nasagasaan nyo sila. Hindi pa nila na mekos-mekos yan. Sila. Politikong sa iba ang lingon pag ayaw mamansin. Tama, imbestigan mo din, Subire, sarili mo. Baka may makita kang balat ng hunyango. Ano ang masasabi mo sa isyong ito? Just comment below at i-like mo na rin kung nagustuhan mo ang ating isyong tinalakay. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood. Mahalin po natin ang Pilipinas.